Hello mga babs, welcome back to my channel. So once again, this is Nick of Nikopo 69 Vlogs. So for today's for this week's video, I'm going to give you an update on my garden. Kung ano itsura niya ngayon. So for the past week, we've hired someone to actually clean up the weeds in our backyard, pati sa gilid at sa harap ng bahay. So I'm just going to give you papakita ko yung itsura ng garden ngayong natanggal na yung mga damo. So this is the greenhouse. Ito muna tayo. So puno yan noon ng mga damo kasi nga lupa yung tatapakan. I opted for lupa kasi nga mas madali niyang i-absorb yung mga water na after ko mag-water ng mga plants. Tapos hindi siya magpupul because it will absorb the water directly to the ground. So this is our plants. Wala naman masyadong pagbabago except na lumaki sila. They became healthier, tapos mas dumami yung mga pups at mas dumami yung propagations natin. I've gave some plants to my friends and relatives dito within the area lang. Kaya minsan nawawala na yung iba. So some of the plants here, of course, they're still alive. Some unfortunately died. Yung mga echeveria ko na may lahi na elegance, hindi ko alam kung bakit, pero they're the more, ang tawag doon, water sensitive plants. Namatay sila nung grabe-grabe yung ulan. I feel like it's because of the humidity. Matagal kasi natuyo yung soil mix nila. Tapos mas nag-start silang mag-rot, over-water. At pumutok yung mga cells nila. Ganun. So of course, our gymnos, our aloes, propagations, yan. Agave Victoria Reginis, yung mga agave natin na nag-rot yung mga roots. But right now, they are recovering. And of course, our sedums. More agaves dito. Tapos, of course, our golden barrels, agaves, aloe species, yung nataas. Yan. Yung aculeata, peglerae, this is marlothiae, this is the bromi, yata yan. Yan. Tapos yung crossbiz prolific. There. Of course, our hybrids are also here. So, kung lalabasin ng garden, this is the next part ng garden na plano namin palinisin. Kasi as you can see, yung pothos, nag-run amok na siya sa buong area. Kaya medyo kailangan na siyang tanggalin. Linisin talaga siya totally para makita natin yung dulo nung tatapakan. Kasi baka may mga ahas na dyan or anything, hindi natin alam. Kasi nga, syempre, it's all greenery. So there, of course, our rain or shine table is here. Yan. Ito, this is going to be, after ko linisin yung loob ng greenhouse, this is going to be my next project. Tanggalin yung mga weeds na tumubo sa mga pots ng ating rain or shine agaves and aloes. Para mas maganda sila tingnan, tapos mas ma-prevent yung mga pests na nag-prey on these plants. Yan. So, let's go to our... Yan. As you can see, wala na tayong nakikita ng green. Lupa na lang nakikita natin. So, dito, of course, this is the plant. This is our pineapple patch. Cabbage patch, lumpeg. Pineapple patch. So, these are our pineapple plants. So, yung mga pineapple plant na to, they came from the same mother plant. So, this is the original one. Ito. So, when it bloomed and flowered, after nung i-harvest yung fruit niya, nangyari, nagkaroon siya ng mga pups sa palibot. Tapos yan na yan, yung mga pups. Yan. So, actually, we already harvested 2 pineapples from this patch. And hopefully, pag lumaki sila lahat, mas marami pa tayong pineapple na makuha. So, yan. So, this is
are very, very sad na this is the succulent mound before, tas naging aloe mound, tas ewan ko na lang kung ano na siya. Ito kasing area na to, this is a very low area, mababa siya. So pag mataas yung tubig or pag tumaas yung tubig dito sa backyard, na over na cover siya. So yung next ko na lang talagang plano dito is it's either I'm going to plant some probably adenium na lang talaga, or kung hindi naman adenium, mga strong aloe hybrids. Yung problem kasi sa aloe hybrids, they tend to be infected by fungus pag na lubog sila sa baha. So yan. So ikot natin dito, ayan, yun, malinis na siya. So ito ring area na to, because after ulan ng ulan, excuse me. So after ulan ng ulan, nag-rot yung agave potatorum natin dito. So I just decided to remove it para na rin ma-open up yung daanan. But some of our plants are some of our plants naman are actually great, or they're doing well. Our rose plants, medyo they're thriving, they're surviving but they're not thriving. Isip ako ng paraan how to really promote yung growth ng mga rose plants. Yan. So agaves pa rin. So yan. Medyo maingay dahil may party sa kapitbahay, pero yan. So ganito kadami yung nakuhang grass from this area. Tapos ayun yun. Yun. Ang dami-dami niyan. So punta naman tayo sa side garden. So let's look. Of course, nilinis na rin to. Ayan. Our plants are doing well. Dito naman sa gilid. Ayan din. So, it's really nice to have your garden cleaned up. Pag hindi nyo talaga kaya or wala talaga yung oras maglinis, it's better to have someone clean up the weeds, remove the weeds, so that mas maganda tingnan yung garden at mas magkakaroon kayo ng maraming space to plant actually the plants that you want to grow. So para hindi lang puro mga damo, hindi lang puro mga weeds yung nakikita natin, we could actually plant vegetables, fruit-bearing trees, or kung anumang plants na gusto nating tanim sa ating mga garden. So yun lang, that's for our December tour. So hopefully, since it's the Burr month, I'll be able to repot some of my plants and I'll show it to you. Yung plant ko talagang i-repot kasi is the Kalanchoes. Because I placed them in individual pots before with the intention of selling them. But seeing how they look right now, medyo na-amaze na ako sa kanila, na ang dami nila. So feeling ko, they would really look good in a single pot na marami sila. Parang bouquet style. So yan, especially our Choco Soldiers, the Dorothy Browns, our Golden Princess, tapos yung mga panda plants. So yun lang guys. Once again, I'm Nick. Don't forget to like this video and subscribe and watch other videos na rin. So once again, I'm Nick and goodbye!